ako po yung nagbigay sa inyo ng mga kulyento, yung tarjeta, yung pwede yung bulsa. Diyan, makikita ninyo yung tugon sa akin, yung bitali sa buhay ko. Pasensya na ko, medyo humaba, sapagkat mahaba ang servisyo ko. Bawat taon, nadadagdagan. Nakalagay diyan, saan ako pinanganak, sa Romblon. Ang tatay ko, taga Iloilo. Kaya ang pangalan ko, Roilo, Romblon, Iloilo. Mga kababayan, mga kasimanwa. Pero napatpad kami ng Quezon City sa Project 3. Laking project din tayo, isang low-cost government housing project. Nag-aral sa public school, elementary, high school. Nag-aral sa UP. Nag-aral, nagpunta sa Philippine Military Academy. Sinwerte, nakarating ng Amerika. Doon nag-aral sa Naval Academy sa Annapolis. Bumalik, nagsilbi sa Philippine Navy. Nag-aral ang MBA sa UP. Naging Postmaster General. At sa tulong niyo, naging congressman ng siyudad ng Paranaque, si Roilo Golez. Maraming salamat. At ito, si Roilo Golez, nakalagay dyan, congressman for 6 terms, nagpasa ng maraming importante batas, maraming proyekto, kayong saksi dyan, kalaban ng korupsyon, madalas dumalaw sa kasulok-sulukan ng lungsod. At kayo, ang saksi kung si Roilo Golez ay dumadalaw sa kasulok-sulukan ng lungsod, naglalakad sa kung saan-saan. Nahalal, 6 terms sa pamamagitan ng landslide na panalo, 1992, 1995, 1998, 2004, 2007, at 2010. At sa mga landslide na panalo ko, ang parating pinakamalaking landslide ko sa loob ng Barangay BF, kayo ang nagbigay ng malaking landslide na panalo sa akin. Maraming salamat sa inyo lahat. Nagsilbi bilang Vice Chairman ng Commission on Appointments, naging Chairman ng dalawang importanteng committee, Committee on National Defense, yan yung humahawak ng AFP, Navy, Air Force, Army, at naging Chairman din ng Committee on Public Order. Yan naman ang namamahala ng Philippine National Police, National Police Commission, Bureau of Fire Protection, at Bureau of Jail Management. At pinagmamalaki ko po na i-report sa inyo na sa loob ng 6 na termino, 18 taon, si Roilo Golez ni minsan hindi nag-absent sa sesyon sa Kamara ng Representantes. 100% perfect attendance ang record ni Roilo Golez. Dalawa lamang ang congressman na may ganyang klaseng record. Yung isa, si Congressman Roel Del Mar ng Quezon City. Ngayon naman, paliliwanag ko yung aking record bilang legislator. Sapagat yan ang pangunahing trabaho ng congressman, gumawa ng batas. Kaya tawag sa amin, mambabatas. Dapat ang isang congressman may ginagawang batas. Dapat siya ang author ng mga batas. Pero hindi lang basta co-author. Kasi alam nyo, may iba magsasabi, co-author ako. Yung co-author, sakay lang yan o sabit lang yan. Ang principal author ang importante. Sapagkat pag ikaw ang principal author, ikaw ang sumulat ng panukalang batas, ikaw ang nag-sponsor, ikaw ang nag-debate, ikaw ang nag-convince sa kapwa mo mga batas dapat ipasa itong panukalang batas na ito. At marami tayong naging landmark laws. Pag sinabing landmark, ang ibig sabihin niyan, yan ay nakakatulong sa buong kabuluan. Nakakatulong sa halos lahat ng Pilipino. Ang isa sa mga una, Local Government Calamity Fund. Bakit importante ito? Sapagkat yung Calamity Fund noong una, bago ginawa itong batas na ito, ang mayor, kahit na may pera na, para tulungan yung kanyang mga kababayan na nasa landa ng bagyo, ng baha, ng sunog, ng gera, kailangan pa umakyat ng Malacanang. Kailangan approval ng Presidente. Kaya napakahirap. Namamatay na yung kanyang mga kababayan, hindi pa siya makatulong. Itong batas na ito, Republic Act 8185, ang inyong lingkod, ang principal author, tinanggal na yan. Kaya ngayon, mabilis na maka-action ng mga mayor, sila na lamang ang mag-approve. Ang sangguniyan at ang mayor ang mag-approve ng calamity fund. Kaya ako'y natutuwa, mayroong isang bantog na mayor, Edward Hagedorn ng Puerto Princesa. Tuwing makikita ako, sabi sa akin, Congressman Golez,
yung batas na yung ginawa tungkol sa calamity fund, napaka-importante para sa amin. Kaya sapagkat ngayon, mabilis na kami maka-aksyon sa pangangailangan ng aming mga kababayan pag merong kalamidad. Yan ang Local Government Calamity Fund, ang Principal Author, Roilo Golez po. Sunod naman, ito, importante rin, Philippine National Police. Ang Philippine National Police, importante sa ating lahat. Mahirap mabuhay nang walang pulisya na tumutulong sa atin. Pero noong una, ang daming problema sa PNP. Meron mga tiwaling mga pulis na kumotong, hindi tama ang kwalifikasyon, hindi magandang organisasyon. Yan ay binago natin sa pamamagitan ng Police Reform Act, Republic Act No. 8551. Roilo Golez ang principal author. Inayos ang Philippine National Police, pinalakas ang disiplina. Sunod naman, ito, hindi ito pang-national, pero importante para sa atin, ang cityhood ng Paranaque. Noong una, naalala nyo, tayo, municipality of Paranaque lamang. Sa pamamagitan ng Republic Act No. 8507, ang principal author, Roilo Golez, naging siyudad ang Paranaque. Tumaas ang antas ng Paranaque. Siyudad na tayo. At ano ang benepisyo niyan? Siyempre una, yung imahe. Mas mataas ang antas pag siyudad. Pangalawa, may dagdag na pondo sapagkat ang lahat ng siyudad ay merong bahagi na nakukuha sa Internal Revenue Allotment, IRA. Noong panahon na yan, noong ito ay naisa mataas, mga 300 to 400 million ang nadagdag sa pondo ng Paranaque. Pero ngayon, aabot na ng bilyon yan. Kaya malaking tulong yan sa siyudad ng Paranaque. Ito, Climate Change Act. Climate change, napaka-importante. Malaking hamon sa atin, malaking banta. Alam niyo naman, noong Disyembre, parating na sa dyari ang climate change sapagkat nagkaroon ng malaking pulong doon sa Paris, France. Nagpunta ang mahigit 50 mga presidente, prime ministers ng iba't ibang bansa kasama si Presidente Aquino. Pinag-usapan ang climate change. Pero tayo, hindi pa pinag-usapan noong isang noong Disyembre, nauna na tayo dyan. Roilo Golez, nauna na. Principal author ng Climate Change Act of 2009, Republic Act 9729. Kasi noon pa lamang, nakikita ko na yung darating na problema. Kaya kami ni Senator Loren Legarda, siya ang principal author sa Senado, ako ang principal author sa Kamara ng Representantes. Kasi bawat batas, may dalawang principal author. Isa sa Senado, isa sa Kamara ng Representantes. Nakita nyo, nung ito'y pinirmahan ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, front page, malaking balita. At nung pinisinta niya yung batas, ayan, sino ang nasa kanan niya? Walang iba, kundi ang inyong dating congressman, Roilo Golez po. Ganyan importante itong batas na ito. Thank you. International Humanitarian Law, Republic Act No. 9851. Ano ba ito? Ito yung karapatang pantao pinapangalagaan pag merong operasyon ng military at pulis. Kasi minsan, pag merong operasyon, nakikipagbakbakan sa mga rebelde, minsan nasasalanta ang mga sibilyan. Binibigyan ng proteksyon ang mga sibilyan. Siguro sa atin sa siyudad, hindi masyadong importante ito, pero sa kanayunan, importante ito. Pero bukod dyan, binibigyan din ng proteksyon ang ating mga pulisya at ang ating mga kagawad ng AFP kung sila ay nagipaglaban. Ayon dito sa International Humanitarian Law, pag ang isang sundalo o isang pulis sa bakbakan ay nasugatan na, nakalumbok na at walang laban, hindi na siya pwede ibarilin. Pag binaril siya, yan ay magiging paglabag sa international law. Katulad nung nangyari dun sa Mama SAP, ano, naalala nyo? Di ba, meron tayong SAP member, nangingisay na. Wala nang kalaban-laban, pero binaril pa rin. Bawal yan. At kung sakaling mahuli yung tao na yun, ang ngayon, di ba yata mahuli, siya ay maaaring parusahan under the International Humanitarian Law, Republic Act No. 9851, ang principal author, Roilo Golez po. Red Cross, pinalakas din. Republic Act No. 10530. At ito, Bureau of Corrections. Nababasa nyo yung mga problema sa
National Benefit Prisons. Masyado silang masikip doon. Mahirap ang buhay ng mga preso. Ngayon, sasabihin nyo, ito kasi, ito ang modernization ng Bureau of Corrections, ang principal author, Roilo Golez. Tatanungin nyo, eh anong pakialam ko dyan? Hindi na ako preso. Malaki ang pakialam natin. Bakit? Kasi meron mga 30,000 na nakagulong doon. Pag masama ang kondisyon doon, hindi sila marirehabilitate. Kasi ang pagkulong, dalawa ang layunin ng paggulong. Una, para parusa. Pangalawa, para magbagong buhay yung mga preso upang paglabas nila, makakatulong sila sa lipunan. Eh, pero kung ang preso ay dumaan ng nakaranas ng paghirap, mahirap na buhay doon sa loob, dahil sa hindi maganda ang kondisyon, paglabas nila, galit na galit sila sa lipunan at sa halip ng pagbagong buhay, eh baka gumanti pa sila, pati tayo madamay. Ayaw natin yan. Kaya ngayon, tingnan nyo, dahil lang sa batas na ito, ngayon meron na mahakbang para baguhin ang ating National Benefit Prisons, ililipat na sa Nueva Ecija. At doon magkakaroon sila ng mas maliwalas na lugar. Yan ang layunin ng Bureau of Corrections Act of 2013, ang principal author, Roilo Golez po. Philippine Coast Guard Act. Ang Philippine Coast Guard, napaka-importante para sa bansang katulad ng Pilipinas kasi tayo, archipelago, maraming mga isla. Marami sa atin, kasama ko dyan, nagbibiyahe sa sasakyang pangdagat. Ako, pag umuwi ng Romblon, kadalasan nakasakay ko ng barko. Ang iba sa inyo siguro, ganun din, sasakay ng barko. O kaya, pag inyo kayo, pupunta sa mga ibang isla, sasakay sa mga barko, mga lansya. Sila, ang dagat ay pinangangalagaan ng Philippine Coast Guard. Pag mahusay ang Coast Guard, magiging mahusay din ang pagbigay ng proteksyon sa atin habang tayo'y naglalakbay sa dagat. At hindi lang yan, ang Philippine Coast Guard ay isa sa mga ahensya na nangangalaga sa ating karagatan. West Philippine Sea, kasama dyan. Kinakamkam ng ibang bansa ng China. Ito po ang Philippine Coast Guard. Pinalakas ang Philippine Coast Guard, Republic Act No. 9993, ang principal author, Roilo Golez, inyong dating congressman. Ito, tungkol naman sa amusement tax. Ako rin po ang nagpababa ng amusement tax. Bakit importante ito? Pinababa ang presyo pag kayo manunod ng sine. Manunod kayo ng konsyerto, pinapababa din ang tax para hindi malaki ang babayad nyo pag bilhin nyo ng ticket. Kaya makikinabang tayo lahat dito. At nakatulong din tayo sa senior citizens law, hindi ako principal author, co-author lamang. Meron din ako apat na batas na napakimportante para sa atin. Sapagkat ito ang nag-nationalize ng mga high schools natin.